sobra ka daghan ang kaso sa COVID dito, mga katinig. Sigon sa Department of Health, sigon sa Department of Health, mga katinig, wa pa daw makasulod diri sa ato ang nasod, no? Ang kining kaso sa COVID, kining bago nga variant nga Indian, mayro pod nga ilaha kining hugtanon nga bantayan. Kaya dili pod ordinaryo kining naasoy nga variant sa COVID. Oo, kaya tungod, alam ma'am, nawala ta ma'am. Okay. Ah, sige ma'am. Hello ma'am. Murghinay mo signal diari ma'am. Nalo. Oh, nalobat. Opo. Transfer ako ng line. Okay. Sige. Oo. Hindi kaya doon ay interviewin na to karon, no? Gihold sa na ako kadali kay gusto na ko may isgutan na kadali ni nga kaso sa COVID kay grabe good ang kataas na niini o sa kasamtangan gani ma'am standby ta ma'am ha okay sige po kasamtangan gani mga katinig diri sa probinsya sa Cotabato doon na po yung pito nga mga bagong nga kaso na tala kagabi eh. Pero sige atong isgutan na no karong buntaga atong bisita ang atuang head sa Dolly Cotabato si Ma'am Marjorie Latoha. Oo, kay maipon na itong mahisgutan ni mga katinig kining ginapatuman karon nga tupad, no? Disadvantage sa displaced sa workers nato nga ginatagaan og panginabuhian sud sa pila lang kaadlaw, no? Kining tulong pangkabuhayan sa ating nga disadvantages or displaced sa worker kung tupad mga katinig ginapatuman diri sa probinsya sa Cotabato gani ubay-ubay ang mga benepisyaryo niini pero paon sa ba maka-avail no ato mga kaigsuunan niini nga pobre in town wa nay panginabuhian tungod sa epekto sa pandemyang COVID. Naasali niya sa tong komunikasyon si Ma'am Marjorie Latoha. Ma'am, good morning. Si Loy Rosario sa tinig ng bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Maganda umaga po sa tagapakinig natin sa Joy FM. And salamat po sa opportunity once again na binigay po sa Department of Labor. Oho. Itong ipinatutupad ho natin na tupad na programa po ngayon, halos lahat ng mga ginagawang LCAC na programa sa iba't ibang mga barangay sa buong probinsya ng Cotabato, kasama kayo. Ngayon, ang pinakahuli yata, merong almost 1,000 na mga benepisyaryo nito. Paano ho ba maka-avail yung ating mga kababayan sa programang ito na nawalan po ng trabaho dulot ng pandemyang COVID-19? Ang ating tupad, sir, tama yung sinabi nyo, no? Tupad is tulong pang hanap buhay para sa ating mga disadvantage or displaced workers. Ito'y pagbibigay ng emergency employment sa ating mga kabay, lalo na po that we are experiencing this pandemic right now at marami po talaga nawala ng trabaho both formal at saka informal sectors natin. Uh-huh. So, paano maka-avail nito? Actually, may mga ano po tayo, may mga partners po tayo sa local government units through our public employment service offices. Sila yung ating kaagapay sa pag-identify ng mga kababayan natin na yun na nga po, na wala ng trabaho or di kaya disadvantage o walang regular na trabaho, long-term unemployed at yung mga working poor na mga kababayan natin. They just have to, pwede po silang pumisita sa ating mga peso sa lahat ng munisipyo actually dito sa North Cotabato or all over the region. Pwede po silang pumunta doon at make themselves available para po sa profiling. Mm-hmm. At pwede rin po walk-in sa ating opisina. Opo. So yung peso, yung Public Employment Service Office ng bawat bayan? Yes po sir, ng bawat bayan. Actually dito sa atin, meron tayong 26 Public Employment Service Office. Kasama na dito yung mga school-based na mga peso natin. Ang tawag dyan ay job placement offices. Uh-huh. So since we have 17 municipalities in one city, meron po tayong 18 peso plus isang peso pa. Ito yung nasa provincial government po natin. Mm-hmm. So ano ho yung trabaho na maaari po nating ibigay sa mga aplikante ho natin? At gaano ba katagal yung pong kanilang pagtatrabaho sa ilalim po ng tupad? Base po sa pinaka-latest na guidelines natin,
napaiksi yung number of days ng pagtatrabaho sapagkat nililimit natin yung exposure nila sa labas. So from 8 hours, sila magtatrabaho lamang ng 4 na oras. Okay. Pero paid po sila ng 8 oras. For 14 days, 3 hours and 32 minutes. Na ano po yan, na estimate po yan na para makasahod po sila ng 5,000 pesos per day. Ang basis po natin yan ay yung ating prevailing na minimum wage rate, which is 336 pesos per day po. Ang kanilang mga trabaho ay pwedeng yung ano lang po, simpleng community service lang. Pwede silang maglinis sa kanilang mga purok, sa kanilang barangay. Yung iba, may mga projects po yata, no? O nakita namin doon sa monitoring, minomonitor po kasi namin yung mga gawain nila sa kanilang community. Set up sila ng garden sa barangay. Oo. Vegetable garden. Yung iba naman, naglilinis ng kanal, nagtitree planting, nagbe-vegetable gardening, ganun po. So ibig sabihin si kapitan nila, barangay chairman nila ang mag-identify ng trabaho para sa kanila? Yes po, actually kasama natin yung ating mga from provincial, municipal down to barangay, local government unit po natin. Uh-huh. Actually si kapitan dahil nasa kanyang puder o nasa kanyang area of jurisdiction yung mga tao, siya po ang magkasama natin or partner natin sa pag-monitor at siya rin po ang magbibigay ng certificate of completion kapag tapos na yung work ng ating mga tupad beneficiary. Aha. Ano po yung requirements, ma'am, sa mga gusto hong mag-apply ho nito? Kasi ang isa po sa mga iniiwasan din natin, alam natin na dito sa atin talagang masyadong may mga namumulitika, no? Bihira ka nakakita na opisyal ng ating gobyerno na hindi walang halong politika at talagang paglilingkod sa bayan ang ginagawa. Ano ho yung requirements para sila po yung makapag-avail po nito? Basically, sir, yung una yung qualifications, no? Kailangan po ay they belong to the displaced or disadvantaged na sector ng ating lipunan, meaning talagang nawala ng trabaho because of the calamity, for example, aside from pandemic, due to dry spell, typhoon ba, or lol. And then, disadvantage nga po yung walang regular na work, yung mga PWDs natin, women, idle women na walang work talaga pero gustong mag-work, mga senior citizens, no? Even senior citizens na kaya pang mag-work, yung ating mga youth na wala rin trabaho, they are considered as disadvantaged workers. And isa sa mga qualifications din po ay dapat nga po ay hindi sila, ito naman yung mga hindi pwede, yung nasa government, employed by the government, and then merong regular na work, both in the private and the public, no? Kasi nga, binibigyan natin ng pagkakataon itong ating mga disadvantaged workers talaga. Requirements, kailangan lang po na meron silang valid ID, so government-issued ID, para ma-identify po natin yung totoong pangalan, yung kanilang identity. Ano lang po, yan, basically yan po yung yan lang po yung requirements na hiningi natin kasi magkoconduct mga profiling. Meron tayong mga details na gustong malaman through a profiling form na ikokonduct nga po ng ating mga partners and our TUPAD coordinators. Aha. Ma'am, doon po sa mga nakapag-avail na nito, pwede ba silang mag-reapply ulit, mag-renew ng kanilang kontrata o wala once lang po binibigay ito? Pwede naman po silang mag-apply ulit pero uunahin po natin yung mga hindi pa talaga nakapag-avail nung programa na to. Yung mga, if you remember, sir, meron tayong Bayanihan 1. Uh-huh. Yun yung pagpapatupad ng, ang tupad natin at the time ay yung barangay ko, bahay ko, barangay ko, linis ko, yung hashtag BKBK, ano? Mm-hmm.
That was, I think, ito yung first na bugso ng pandemic sa atin last year, starting from April until June. Pwede pong makaulit naman sila, sir. Kung halimbawa sila ay nakapag-avail nung hashtag BKBK natin under Tupad, uh-huh, under Bayaniman 1, pwede na po silang umulit. Pero yung mga pinaka-lately lang po na mga nagtupad ay hindi po muna pwedeng mag-avail. Yung mga wala pa po talaga nakapag-avail ng ating tupad. Hmm. And based sa ating guidelines, sir, isang family member o isang one member of the household only ang pwede po. Okay. Hanggang kailan ba ang programang ito, ma'am, na ipinatutupad ng DOLE? Actually, parang ano na rin po ito eh, regular program na ng department. Pero kailangan po natin syempre ng pondo. As of now, medyo said na po yung pondo natin. Pero hopefully, kung halimbawa pong meron mang pumunta sa opisina o merong barangay, munisipyo, or city na gustong mag-avail, kailangan na po natin ng mga papeles, no, yung documents, profiling documents, and then yung valid ID ng mga taong gusto silang tulungan, proposal, and program para makapag-request po tayo ng pondo sa ating central office. So far, Sir Loy, meron na tayong nabigyan ng work yata, more than 30,000 na dito, if I am not mistaken, no? Mm-hmm. Dito sa North Cotabato for about 100 million, a little more than 100 million pesos for Tupad from January at up to present po. January last year, hindi po this year? No, this year lang po. Sa first quarter lamang po ito? First quarter, continuing po until December, pero almost ano na po, exhausted na yung ating pondo para dyan sapagkat simultaneous naman po yung ating pagpapatupad or pag-i-implement ng tupad. Mm-hmm. At least sa apat na oras na pagtrabaho ay malaking bagay na ito na may panahon pa rin sila para sa pag-sideline, ano? Paghanap ng ibang trabaho while mayroong 14 days na binibigay na trabaho sa kanila ng DOLE, ano. Ma'am, maraming salamat po sa panahong binigay ho ninyo dito po sa ating programa. Baka may dagdag po kayong impormasyon para sa ating mga kababayan kaugnay po nito. Salamat, Sir Loy. Salamat sa pagkakataon. Sa ngala ng aming Regional Director Raymundo Agravante, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Joy FM. Always sa pagbibigay. By the way, sir, we will be celebrating our Labor Day on May 1. Tama nga pala. This coming Saturday, but of course, since pandemic po tayo ngayon, ang ating celebration is centralized. Centralized activity po ito, but in coordination with other agencies, we will be conducting an e-job fair. We will just inform you, sir, kung ano ang proseso nito para ma-inform or ma-disseminate natin sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga nawala ng trabaho dito sa Region 12. Mm-hmm. Kung ano yung mechanics ng pag-apply nitong ating, sa ating mga job vacancies na ma-offer natin this coming May 1 on Saturday. May ina-expect po ba na good news yung ating mga manggagawa, ma'am, sa Labor Day? Kasi pag sinabi mong good news, umento sa sahod yung kanilang inaasahan. Meron ba tayo nun o wala pa po? Mukhang wala pa po so far kami. Isan po ay bigla na lang, no? Para dito sa Region 12, as far as I know, wala pong public hearing or public consultation on wage increase ang naisagawa po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Uh-huh. Kasi usually na mga pag-Labor Day yun ang inaasahan natin, eh, no? Yes. Ang mga manggagawa. So this time, normally, wala muna. Sir. Yes po. Ma'am, salamat po ng marami sa binigay ho ninyo sa na time sa ating pong programang Tinig ng Bayan. Thank you so much po. Maraming salamat din po, Sir Loy. Opo. Mga katinig inyong nabati si Miss Marge Zalatoha, ang atoang head sa DOLE Cotabato, no? Kalabot ni ining trabaho. Alang sa tong mga kaigsuunang nawalan og trabaho.
Kung kamo wa po'y trabaho, pwede mo nga mag-apply no sa peso sa inyohang mga munisipyo pwede po da sa probinsya sa Cotabato at least na 5,000 plus within 14 days. So niya, upat ka oras lang pag-render no sa service sa inyohang barangay Pagyod. No? Muna na kanindot niya mga katinig. Kanang 5,000, dako na nagtabang sa mga nagapanginahanglan, di ba? 5,000 is 5,000. Oo, pwede nang pangpuhunan. 5,000, isa kasakong bugas, 2,000, oy, kulang kayo. No? But anyway, importante na, no? Bisang paggagamay, basta na, diskarte na lang na ang kinahanglan. Alas 6:23, mga katinig, ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, inigatip ang resulta. Sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspa sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan mas ganado sa produktong sigurado. MMV Spring New. Muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MN Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MN Feeds Premium. Maayong magpatubo. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City, kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yani. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa ay. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, Hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Nawagtang na ang nuka-nuka sa lawas sa anak ni Elsie Sarga, taga-poblasyon Tikit, Cotabato nga si Joseph, kay kanunay niya ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil. Ang ako pang anak na natang iyang ang lawas na ning nuka-nuka, maulang hiyakon, Yaki Oil ang hiyakon di ko ang hiyaplas. Okay na kayo, salamat sa produkto ninyo ni Yaki Oil. Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Ang ayan lamang kini nga masulayan ninyo. Kaning kini Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, og tanang produkto sa Yaki og ingon man ang Yaki Vitamin C na anak-anak sa mga butika.
kaibigan. Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:28 na ng atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. By the way, good morning. Dagang salamat no, sa itong mga kanunay nga nag-subaybay through online. Good morning kay Annabel Ku, kay Helen Faye Masola Aranas o kay Annalyn Kua Bautista. Ingin man sa mga nakasubaybay kanunay, kay Jane Abila Savalion, kay Mick Gambong Agyadan, oga kay Julina Balante yan. Good morning kay Cecil Rosa Panal, kay Bans Ispanyol Lara Elmer Nortiga Kabatuan. Ingon man kay Beatrix si Buga sa Balana yan. Good morning kay Alvin Manding, Nino del Paclibar Fermin, og kay Charlene Villanueva Maglangit. Good morning kay Undoy Lido og Arguna Jan. Thank you so much sa inyong kanunang pag-subaybay diri sa itong programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, kadyot ha, kaya itong hisgutan kining kaso diri sa COVID-19 kay adunay ipagawas no, ugmang adlawa si Pangulong Rodrigo Duterte diri sa ipatuman nga bagong quarantine na classification no, para sa bulan sa Mayo. Unsa kay mahitabo niini sa Davao City, si Mayor Sara Duterte nagpamahayag nga ayah nang gihangyo no sa regional anti o So, tuna na gihangyo no si Davao City Mayor Sara Duterte sa Regional Interagency Task Force Against COVID-19 nga ipatuman sa tibuok Davao Region ang pagpailawom ubos ngadto sa semi-closed border. Sibot pasabot ni ini, no? Hugtan ang kada border mga katinig sa mga checkpoint pasod sa Davao nya kita diri silingan naton Davao, no? Muadto gid ta didto. Mao na usa sa mga kita number one maapektuhan, no? Kay kadaghanan nga taga probinsya sa Cotabato manto magyuga Davao mga katinig. So ang iyang request sa IATF nga magpatuman og semi-close sa border. Ang mga kinahanglan lang ang pwedeng patuon dito nya mga essentials no. So nag-expect kita nga kini adunay development karong umabot nga Mayo 1 o ugma, masayran na to niyang gabi eh. Ugma sa gabi eh, kay si Pangulong Duterte ang mag-anunsyo man no, kung unsang ipatuman nga bagong quarantine na classification. Karon kapin 1 million na ang kaso sa COVID-19 diri sa atong nasod sa Pilipinas. Sumanatala ang kapin na 8,000 ka mga bagong kaso, almost 9,000 ang natala kagabi eh. Unsa bay mga nakita karon sa tong mga ekonomista ni ini kay ang NEDA nag-angkon nga medyo mabagal gud no, kuli kayo ang recover nato sa ekonomiya sa tong nasod. Gani taas kayo ang ilang expectation before, pero giangkon ni socio-economic planning secretary Carl Kendrick Chua nga lisod maabot no ang pag-angat sa tuwang ekonomiya. Kalabot nini atong tanawon sa mga paglantaw sa tuwang mga ekonomista, si Professor Ramon Labilino Jr. sa Ateneo de Davao University na sa linya sa tuwang komunikasyon. Prof, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan, Joy FM, Kidapawan.
Yes, magdamaga din sila tama nakikinig. Oho, panibagong quarantine classifications na naman ang inaasahan natin. Pero si Mayor Sara Duterte mukha yatang seryoso doon sa kanyang panawagan na magpatupad ng semi-close border dahil daw sa mataas na kaso sa mga kalapit na mga probinsya o mga lugar o bayan na nasa tabi ng Davao. Kapansin-pansin din kasi sa Sokcaldan region ang mabilis na pag-akyat ngayon no ng COVID positive, pinakahuli kagabi 53 yung bagong kaso na karamihan ay taga South Cotabato at Gensan. Ano ho yung nakikita ninyo ngayon na posibleng idideklara ng pangulo para sa ating bagong quarantine classifications? Yeah, actually yung ano na reason kung bakit talaga medyo gusto ng ganun border is that yung dahil sa mataas yung infection rate sa mga katabi ng Davao. Kasi ngayon medyo Davao City pababa na eh. 2-3% pa lang yung ano, no? Average ng 2-3% na lang yung infection rate. So medyo after na nag-top 1 yung Davao, siguro matindi yung ginaanan preparation tsaka na ginagawa ng local government para mapababa lang. Yung kinakatakutan talaga ng I think na mayor would be yung variants, no? Pero yung increase of number medyo kinakaya na naman Davao, pero yung increase of other variants nakita naman na medyo tumataas yung mga other variants. Prof? Hello, Prof? Apo. Prof, saglit, pwede mag-redial po ako? Medyo choppy-choppy ating signal. Okay lang po ba? Okay po, sige po. Sige po, oo. Medyo choppy-choppy, ano? Anong problema na to? Gusto na to klaro nga signal kay para magkasinabtanay. Ay, na lang, intawon. So, mara siya mga katinig, ang UK variant, nakasulod na actually sa Gensan, no? Pero na-control naman, na-contain na. Sa Davao, nakasulod na po ni Kanianto dito sa Davao area ang UK variant. Pero karon ang Indian variant mo na ginabantayan. Kaunta dili, makasulod dili sa ito ang nasod. Yes, Prof? Yes, so, as I was saying, yung recover, pero sa ngayon parang lumalabas, no? Backsliding tayo eh. Aabante tayo, mag-open up ng konti, tapos medyo atras na naman, mag-close border na naman. Atras abante. It's actually very good, no? Sa ating pag-recover. So, yun yung problematic, no? Especially, tama ka rin, no? Na yung economic activity dito sa Southern Mindanao, no? Kasama dyan, no? Of course, Cotabato, nakasentro dito sa Davao, no, yung commerce, no? So medyo malaking epekto kung ipapatupad itong ano, no, semi-closed border. Ibig sabihin ito, medyo hihina ulit itong mga economic activities between and among provinces and regions dito sa Southern Mindanao. Ang isa rito na dapat siguro kasi ngayon ginagawa na yung ano eh, 'di ba, yung drive-thru na swab test. Ibig sabihin niyan eh mas madali nang makokontrol yung virus dahil sa ganitong klaseng paraan na ginagawa ng LGU ng Davao. Pero sa ibang lugar, sabi hindi pa ito inirekomenda dahil kontrolado pa rin, ano, yung kaso ng COVID. Siguro sa ganitong paraan, Prof, isang malino naman na kaya ng kontrolin ng gobyerno itong kaso ng COVID. Yeah, dito sa Davao medyo kinakaya naman. Kasi sabi ko nga, yung increase of number medyo okay lang, no? Tingnan natin, yung monitor natin yung ICU tsaka yung wide utilization rate, medyo mababa sa 50%. So it means na kontrolado talaga. Siguro na takot lang talaga ulit, no? Kasi nga we've been there, no? Davao has been top, no, before. Medyo natatakot talaga na baka bumalik na naman doon. Uh-huh. Especially with the new variants na sabi nga, no, mas nakakahawa, medyo mas matindi. So, yun, nagiging careful na lang, pero yun lang, ano, that will be at the expense of possible economic activity sa amin, no? Together with our neighboring regions like, ano, Cotabato. Yeah. So,
yun yung problematic ngayon. Siguro ang ano no, ang problema natin is that baka limited lang no, yung 2 weeks na makita natin na mag-improve yung situation outside of Davao. And by that time, siguro mga before, kasi main talaga yung dito na nakikita natin ang pagdating ng vaccine, by that time, nakabike na pwede yung situation, we will go back to the ano, normal na ng transportation dito sa ano sa ating Mindanao. Mm-hmm. Prof, ang isa sa mga panukala ngayon na nasa kamera ay ibig ng ating mga mababatas na gawing mandatory yung pagbabakuna ng sa COVID-19 ano laban sa COVID-19 at inaasahan natin na sa susunod na mga buwan Mayo, Hunyo at Hulyo darating yung napakaraming mga bakuna. Eh ano naman ang tingin niyo ho sa usaping ito? Yeah, I think medyo masyadong maaga yung ano kasi nga we although marami tayong expected no, I think sa second quarter yata ang expected natin would be 14 million vaccines. So pero that would not be enough no sa population na more than almost 120 million. So siguro medyo maaga pa for that no, yung requirement ng kamera. Siguro ngayon no, medyo unahin na natin yung mga vital na sectors, no? Like for example, yung mga frontliners, so natapos na natin yung mga frontliners, yung mga sunod naman, yung tiyatawag na economic frontliners, para at least makano tayo. Kasi wala namang point din na we will require everybody, but we still don't have the vaccine. Hanggang sa ngayon, no, medyo nagkakaproblema pa rin tayo ng, ano, ng supply worldwide, no? Kaya nga nag-aaway-aaway na yung mga bansa kasi nga inuhoard nga ng mga bansa na medyo mayayaman. So, ano eh, medyo may politika na rin ngayon with regard to the vaccine. Mm-hmm. So, kung nahihirapan tayo kumuha ng vaccine, tapos magre-require tayo ng vaccination sa mga mamamayan natin, parang saan natin kukunin ngayon yung vaccine? Correct. Pang vaccine sa mga mamamayan kung required naman yun. Importante yung enough muna na supply. Actually, unahin muna natin, no, pag yung kung anong supply mong kuha natin, kasi nga medyo limited yung supply, unahin natin yung mga vital workers na yung mga we consider as frontliners, then yung, para at least alam natin kung anong sector ng ating ekonomiya yung ating mabubuksan, yun din muna tayo magkoconcentrate sa ating vaccination. So dapat sundin natin yung inilatag na nasa priority list. Yes, exactly. Okay, ayun, pinag-aralan din naman ng mga experts natin yun, no? Kaya sana sundin na lang din natin. Anong nakikita nyo dito sa India, Prof? Mukhang nakakabahala, pati ang buong mundo nababahala na sa India. Samantala, ha, ang India, mayroon na silang nagawang sarili nilang bakuna. Yung gusto na yung problema din natin, medyo ang India din kasi, one of the, ngayon, no, consider nila na emerging powerhouse economically. No? So, kung medyo ano no, kung medyo matindi yung kanilang pag-lockdown, medyo mas matindi yung epekto sa kanilang ekonomiya kasi nga no, the higher you get, the harder you fall. So yung ano yung India, medyo nag-hesitate sila sa pag-lockdown. So since anyway, may vaccine naman din tayo, so let's open up the economy no. Parang same problem that we encountered dito yung last year no, na parang okay na may parating na tayong vaccine, open up natin. So pagdating ng February, medyo nagkaroon tayo ng problema na biglang nag-increase. I think ganyan yung nangyari sa ano no, sa India. And yun yung ano eh, yun yung iniwasan talaga natin eh, yung tinatawag na ma-overwhelm yung healthcare facility. Kasi kung ma-overwhelm yung healthcare facility, wala na no, that's what they call game over. So nangyari ngayon sa India no, medyo nakakalungkot na talagang namamatay na lang outside of the hospital kasi hindi na lang pinakaya na kailang healthcare facility. Sinusunog na lang nila yung mga bangkay no, parang may mass ano na lang siya no, cremation no. And yung cremation pa nila no, hindi na lang yung cremation na ginagawa natin dito, sinusunog na lang talaga nila doon sa mga para bang nagsusunog na lang ng ordinaryong patay. Di ba? Yes, exactly. Lalagyan ng maraming kahoy, sisilaban. Tapos ang masakit yeah, dito ang mga nagka-cremate yung mga magkakamag-anak na kasi wala nang ibang walang ibang tao or may negosyo ng ganito ang magsunog doon sa patay. Yeah, exactly. Kaya yan yung ano, no, important lesson talaga that we have to learn. No? That even in fact na meron na tayong vaccine, may darating na maraming vaccine, we have to be very, very careful na hindi ma-overwhelm yung ating healthcare facilities kasi if that is happen, sabi nga natin, game over na talaga yun. Buntikan yan dito sa, ano, dito sa Metro Manila, kaya nga nag-lockdown sila ulit eh.
Kasi kung pinagpatuloy pa nila yung pag-open up, most probably, no, Metro Manila will end up just like India. Oh, ang kinatatakutan ngayon, yung variant na B1617 na siyang nagparami, biro mo, higit 300,000 yung bagong infeksyon doon sa India. Ngayon, pinapag-aralan pa ng gobyerno para magpatupad ng travel ban sa India. Bakit nakita na natin yung ganitong problema? Bakit hindi pa tayo magpatupad kaagad ng travel ban? Yeah. Yung din yung medyo nakakalungkot eh. Kasi nga, sabi nga natin, no, part dun sa decision-making body natin, some of them are scientists, some of them are doctors, and some of them are businessmen. No? And tinitingnan kaagad nila, no, what will happen dun sa business, economy. And sabi ko nga, no, parang we have not learned a lesson last year. No? Correct. Kung February pa lang, nag-lockdown tayo. Doon sa China, hindi sana nakapasok. Yung problema. Baka nasundan natin yung yap ng Vietnam, no, na early sila nag-lockdown. So sige, no, medyo nag-sacrifice lang sila earlier, pero ngayon, no, they are reaping what they sow. No? Talagang open na sila, and kontroladong-kontrolado na nila yung infection ng virus. Kaya nga, dapat mag-decide ka agad ang ating gobyerno patungkol dito. Kasi kung titingnan mo, dahil ba iniingatan natin yung relasyon doon sa India or sa ano? Kasi kung titingnan mo, once na nakapasok itong COVID, mahirap, yung variant nila, mahirap na. At pangalawa, maintindihan din naman siguro ng India kung bakit magla-lockdown or magta-travel ban tayo sa kanila. Yeah, exactly. At saka ginawa na rin natin sa ibang bansa. Di ba? Kasi ang isa din sa mga factor na titingnan nila is what about yung mga Filipinos doon, no? Na who are actually working outside, no? Tapos umuwi na ng Pilipinas because of what is happening sa India. Pero sabi ko naman na medyo ano na, medyo hindi naman ganun kalaki yung ating mga workers siguro sa India, no? Kaya sabi ko na dapat medyo agaran, no? The same way na nag-decide tayo, no, pag-close ng border natin sa United States nung medyo matindi yung infection doon, sana ganun na lang din, no. We just have to let muna the ano, no, yung surge pass, then after noon pwede naman tayo mag-open up. Right now baliktad na, no, ang US na ngayon ang nag-impose ng travel ban sa atin. Before tayo nag-impose ng travel ban sa US. So sabi ko nga na, well, medyo ano, medyo nagiging consistent siguro yung ano, yung gobyerno. Na medyo late talaga, no, when comes sa decision making, no. Laging ano, no, treating or sa testing man lang, yun, no, nagkakaproblema talaga. Sabi ko nga, dapat isa na lang talaga yung ano, no, yung mag-head niyan, para at least, no, madali yung decision making, hindi yung we have to consider a lot of perspectives bago tayo mag-decide. Oo, yan ang problema, na sobrahan tayo ng malayang bansa eh. kaya nadidelay yung mga dapat na decision ay kinakailangan ng mapag-desisyonan kaagad. May mga pag-aaral, prof, na napatunayan daw na itong transmission ng COVID-19 ay airborne talaga ito, no? Ano naman ang nakikita niyo ho rito sa mga bagong findings na inilabas sa prof na mga siyentista? Yeah, actually medyo ganun, medyo naguguluhan tayo, no, kasi more than a year na itong ano, itong ating infection, yung pandemya. Siguro baka may mutation din, no. Pero yung una kasi talagang nilabas nila would be it is aerosol. Uh-huh. So, hindi naman siya aerosol. Pero kung airborne siya, that means na we have to really tighten our health protocols, no. Ngayon may lumalabas na, no, tama yung sabi, ngayon may lumalabas na na dapat dalawang layer of face mask daw, no, kasi nga yung isang layer of face mask medyo may nakakapasok pa daw na virus. So yun, siguro, no, medyo titingnan natin yung itong mga studies, no, and if it is proven true, then we have to adjust our protocols. Uh-huh. Sa atin nga, meron pa tayong barrier sa motorcycle, meron pa tayong face shield, no. Although hindi natin nakikita yun sa ibang bansa, pero mataas pa rin yung ating infection rate. So ito, since lagi itong nangyayari, we have, at least the government must be adaptive enough to look at itong mga new developments sa research about COVID-19. May face shield tayo, pero nangyayari, hindi naman sinusuot ng maayos. ginagawang visor na lang yung face shield. Kung hindi mo sitahin, wala lang. Yun ang isang problema din natin minsan, mga Pinoy. But anyway, Prof, maraming salamat sa panahon binigay ninyo sa ating programa at magandang umaga po.
Eh, maraming salamat mo po. God bless. Stay safe po, Island. Opo, thank you so much po. Si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Kung imong tanawon mga katinig, no, kining kaso sa India, murag grabe na gyud kaayo ang nahitabo dito sa ilaha, no. Kay asa ka dili gyud ordinaryo nga ikaw lang magsunog sa patayng lawas sa imong mahal sa kinabuhi, ha? Nga kung diin makita po nimo kulang po ang proteksyon sa mga katawhan mao nga dali kay sila nataptan sa virus. Manang pinakalisod nga mahitabo mga katinig. Ang pangutana lamang good karon kay nganong nakita na, no, ang kining grabing pagkuyanap sa Indian variant sa COVID-19. Unsa pa hulaton sa atong nasod? Para ipatuman ang travel ban, no, sa India. Hulat pa bag makasulod na ang virus nga Indian variety o Indian variant diri sa tua. Maunan ako kayo question mga katinig. But anyway, maghulat na, no, kay si Pangulong Duterte magpagawas o bagong restriction ugmang gabi eh. Oo. Unsa ka ang mga ipatuman ni ini mga katinig. Pero at least kita diri sa SOC Sergeant Region, pasalamat kita kay dili pagyapon ni nga nakataas ang kaso. Pero nakita nato nga kanunay na ang pagsaka, ha? Sa kaso sa COVID, pila ka semana na ito nga napansin, padayon ang pagsaka, kaniadto pila na lang unta, usahay, masero pa manggani, no? Ang doon na pa'y adlaw nga way matalang bagong positibong kaso. Karon, isaka na po. Niadtong nilabay ang adlaw, 70 kapin, karon 50 kapin, pila kahaon niya. So mo na siya mga katinig ang dapat digapunta mo kumpiyansa. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:48 ang atong oras. Mami, thank you po. Thank you for what, baby? My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami. Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you. Good din ito sa ibang kids, Mami. Oh yes, baby. Come on, invite them. Hi, mga kids. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Ako rin, Mami, mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki. Basta yaki, yummy! Mapalit na sa mga butika. Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level. Diabetic ka? Yes. Ilang imong blood sugar? Before, maato sa mga line. Tapos? So, dito sa akong pag-umapang niya ba ako na imunitin yung Serpentina. Nag-take ko once a day. Bila ka-adlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level? After one month o ano? Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina? Empistoma. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince, kay himsog na kinikaron. Kalamay pa lang sa kuya ba na admit din ako mo niya. Tapos, rinda ko. Pero kaya po balik doktor, so di kuha na lang, ginahaplasan. Kainom po natin yung capsule po daw nga Yaki. Noto na mag-ubo man siya, pero di ko na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipa inom og Yaki Vitamins, niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaroon niya basta ng taon, busok na ang taon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala, busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sa yun
para pangitaon ang Panamogs antibiotic caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamogs antibiotic caplet. Panamogs antibiotic tablet proven and effective sa inyong mga manok. Kasi iya nag-aper sa kadan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamogs? Eh? Ako na experience sa paggamit ko sa Panamogs. Katong manok na kong gisikon ba din wala mingkaon. Pagtumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Ano ulit ano siya? Gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang ito lagi. Mga daghan tambal yung kiyan. Isang tambala sir? Panamogs. Panamogs. Okay na kayo. Ang Panamogs girls. Para sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamogs antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:52 ng atong oras. Patayin kita niya itong programang Tinig ng Bayan. Adunay good news, no? Sa ito nga mga kaigsuunan nga mga biyahidor. Adunay mga ginapatuman nga mga pagbag-o. There is mga protocols, no? Ang mayong balita din kay Ugma. Diya sa may Midsaya pa pag-aablihan na no ang katong bagong terminal nila diha sa may barangay sa daan kay nimduman mga katinig nga katong ilahang overland terminal dito sa may naasoy nga lugar pila ka tuig nang nilabay wala gigamit no kay tungod ang mga bus operator mga van operator bisan pang mga tricycle ni reklamo kay dili makasaka dito sa terminal kay perting habuga sa ilahang dalan. Karon gibag-o kini ni gahin og pila ka milyon ang LGU og naghimo og mas lapad og bag-o nga terminal. So pag-abrihan kini ugma. Ang maayo pong balita kay nagdugang og bagong rota kining Rural Transit Bus o katong RTMI no. Doon na sila biyahe. From Cagayan via Talakag Bukidnon, Banisilan, Alameda, Libungan, Pigkawayan ug mapadung na dito sa Cotabato City mga katinig. So kung mubiyahe ka, doon na lang, no? Kay ang kasamtangang rota Cagayan via Carmen to Cabacan then padulong sa Tacurong o vice versa. So this time, diri na muagi itong isa ka rota nila sa Banisilan. Ang isa sa mga lugar nga ginaadtuan karon sa itong mga kaigsuunan, kining Alameda, o kanang tent city diha, o daghang mga lugar, no? Asik-asik, o guban pa. Muna isa sa mga lugar nga kanunay ginaadtuan sa itong mga kaigsuunan. So kung kining Talakag Bukid nun, doon na lang, naana siguro sa mga 3-4 ka oras o 5 ka oras ang biyahe. Gikag Cagayan to Cotabato City, pinaagi sa maong rota mga katinig, no? Banisilan, Alameda, Libungan, Pigkawayan. So mao na yung mga maayong balita diha. Kagahapon, katong mga opisyal sa RTMI o RTMI no, nakig-meeting kang Governor Nancy Catamco ug nagpabalo sa ilang bagong rota. Sa Picas Bahin diri sa Kadapawan City, formal na usab nga mulingkod isip pa bagong miyembro sa konseho si Galin Rey Lunsaga no. Panganay ng anak kini ni City Councilor Gregorio Lunsaga nga ni resign no sa iyang pwesto tungod sa iyang balatian. So ang iyang anak mooy muhuli pa kaniya kagahapon nanumpa na kini kang Governor Nancy Catamco ingon man kang City Mayor Joseph Evangelista. Nakaistorya po na ako gahapon si Councilor. Oo. Councilor Galin Rey, sumala niya di isa siya magpa-interview karong adlaw kay ihapang Siron kung unsa bang mga komitiba ang iyang paghahawiran no sa iyang paglingkod isip pa miyembro sa konseho. So sa Thursday ang ilang regular session dito pa niya ma-siron kung unsa gyud ang mga komitiba ang iyang paghahawiran apan gipamahayag niini nga ipadayon niya mga nasugdan sa iyang amahan. So pila na lang pod mga tuig kapin na lang ang iyang paglingkod ang mga programang iyang ipadayon katong mga gisugdan na sa iyang amahan kay ang unsa tawag niini daghan pong mga komitiba ang gihawiran sa iyang amahan so dili niya sure kung maubagyapon ang ihatag ngadto kaniya
Karong Thursday, masayra na to, no, sa regular session mga katinig sa sanggo niyang panlunsod sa Kidapawan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Mukhang na ipipila lang ka mga development, no, kalabot ni ini. Samtang sa pika sa bahay usab mga katinig. Dili punta ang ngayon mo kumpiyansa kay sa Kabakan natala ang taas nga kaso sa dengue. Sa nilabayng first quarter ingon man sa bulan sa Marso, no? Sa gipagawas nga datos mga katinig sa Municipal Epidemiology Surveillance Unit, nakatala pod sila og kapin na pulo, no, nga kaso sa dengue mga katinig karong nga bulan sa Marso. Busa kinahanglan gyud nga mag-amping kanunay ang atong mga kaigsuunan, dapat ipatuman na gatong mga katong 4S bitaw, katong search and destroy, no, sa mga gipamugaran na sa lamok. O sigun sa datos nga atong gi-post karon diri sa atong joyfm.tv, basig naka-Facebook mo diha mga katinig, makita ninyo katong data nga gigawa sa RHU, no. Ang barangay Banawag dunay usa ka kaso, barangay Katintuan, barangay Kayaga, barangay Kalagasan, barangay Magatus, barangay Lower Paatan, tagsang mga kaso. Pero ang taas nini sa may barangay Poblasyon, dunay upat nga kaso sa dengue mga katinig. So kinahanglan gyud ta mag-amping kanunay, no, especially nga daghang lamok ni ining panahuna, dapat himuon gyud ang pagpangita dito sa mga lugar asa nagapangitlog ning mga kitikiti o kanang mga lamok, nga kung nga diin na delikado po na siya nga makapaak mga katinig. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 6:58 na ang atong oras. Bueno, medyo tagilid ng atong orasan sa atong programang Tinig ng Bayan. At taod-taod atong siren ng mga init ng mga balita sa kinatibukan ng atong programa sa atong alas 7 balita. Manamilit na ako, daghang kay salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa itong programa nga Tinig ng Bayan. Akong partner na si Grace Labagnao Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. May buntag ka ninyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa iglad niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag iguwang na aksay lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, itama po mga orasan, alas 7 na. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy!